Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo yung magkwentuhan. Kareem Abdul-Jabbar na inis na sa mga player na ayaw magbabakuna. At ang ultimate weapon ng Lakers daw. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So noong media day nga ng Washington Wizards ay sinabi ni Bradley Beal na ano nga ba ang punto ng vaccines kung mahahawaan ka pa rin ng sakit. At sinabi ko nga na ang vaccines ay parang seatbelt. Hindi ibig sabihin na kapag naka-seatbelt ka ay hindi ka na maa-aksidente. Ngunit kung maa-aksidente ka man nga, hindi na ganun kalubha ang damage sa'yo kaysa doon sa walang seatbelt. At ang legend, 6-time NBA champion, 3-time NCAA champion, 6-time regular season MVP at Hall of Famer Kareem Abdul-Jabbar ay hindi natuwa sa statement ni Bradley Beal at ng mga anti-vaxxers. Dahil kung ganito nga daw ang logic na ginagamit ni Beal, ayon kay Jabbar, hindi magagawa ng vaccine na ma-immune ng katawan sa sakit, diba? Sa susunod nga daw na magkakaroon ka ng serious infection, huwag mong sundin ang mga antibiotic na rineseta ng doktor sa'yo dahil hindi naman ito 100% nagagana. At kung nagbabasketball ka nga, huwag kang tumira kung hindi lang naman 100% natira mo ang papasok. At ang tanong nga daw na ito ni Beal ay nasagot na ng mga eksperto ng mahigit 1,000 na beses. Kung prinsipyo mo nga daw ito ay okay lang yan dahil hindi ka naman pinipilit na magpa-vaccine. Dahil kung committed ka nga daw talaga sa prinsipyo mo, willing ka na bitawan ng basketball. Ngunit hindi mo nga daw mabitawan ng basketball dahil sa pera. Kaya naman pinipilit nila na i-apply ang prinsipyo na ito sa iba. At nangyayari umano ay tayo ang nagbabayad. Dahil sila ang dahilan kung bakit napupuno ang mga ospital, bumabagsak ang mga ekonomiya at napapalayo tayo sa ating mga mahal sa buhay. So medyo hard nga mga kaibigan nung sinabi ni Kareem Abdul-Jabbar dito. Ngunit gets ko naman kahit papano yung punto niya tungkol sa prinsipyo. Dahil kung prinsipyo mo nga ito, walang pumipigil sa'yo. Pero huwag mo damayin ang buong NBA. Dahil more than 90% na nga ng liga ang nagpabakuna. And majority always wins. Kunwari 10 kayo, siya mang sumang-ayon na gawin ng isang bagay. At ng isa ay hindi. Hindi naman pwede na yung isa ang masusunod at yung siya mang mag-a-adjust. Dahil kahit wala ngayong isa, may pagpapatuloy nila ito. Kaya naman yung isa ang mag-a-adjust. At kung ayaw nung isa na mag-adjust, edi siya ang aalis. Ngunit ayon kay Jabbar, hindi nga daw magawang umalis ng less than 10% dahil sa pera. Ngunit kung tunay nga daw na prinsipyo nila ito, willing sila na bitawan ng basketball. Ano bang masasabi nyo sa statement ng NBA legend? Ngayon naman ay pag-usapan lang natin ng saglit ang mga sinabi ni Russell Westbrook. Matapos ang kanilang unang ensayo kanina sa Lakers, sinabi niya na si Anthony Davis daw ang ultimate weapon nila. Kakaiba nga daw si Davis, wala nga daw katulad niya na kayang gumawa ng mga bagay na ginagawa niya sa size na meron siya. Kaya naman ang trabaho niya nga daw ay ang patuloy lang na i-push si Davis sa mga ensayo upang maabot nito ang kanyang full potential. Ayon naman kay Anthony Davis ay gusto niya nga daw ng ganitong klase ng mga teammate dahil nakakatulong nga daw talaga ito sa kanyang overall development pag palagi siyang pinupush. So sa ngayon nga ay maganda ang samahan na nabubuo ng mga star player ng Lakers. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ng notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.